All right, welcome back po sa mga ka-Honda Crate natin dyan. Tipid tips naman tayo ngayon regarding sa ating front brake. Kaya ko nagawa ang video na ito at gustong i-share dahil mas mahal na ngayon ang labor pag nagtatabi kaysa yung bibili ka ng bagong brake pad. Bago natin umpisahan tanggalin ang mga tornilyo, ay kailanganin munang buksan ang takip nitong lagayan ng brake fluid. Nang sa ganon ay madali lang natin tanggalin at ikisalpa yung bago nating brake pad. So bali, ganyan po yung kanyang itsura, no? Okay pa naman yung kanyang brake fluid. Pihitin lamang ito pakaliwa para maluwagan. Yun bang saktong luwag lang? Huwag mo na ito tanggalin. Unahin mo na ang dalawang ito using P4P star key wrench o flower. So ito yung original na tornilyo, mga master, ano? Medyo mahirap talaga maganap ng tools na pantanggal kagaya nito, kaya pwede nyo itong palitan sa dedose na alin. Maglalagay ako ng link dyan sa ibaba sa description ng video para dito sa alin na tornilyo, just in case lang na gusto nyo din itong palitan. Okay, so tanggalin na rin natin ito para hindi tayo mahirapan sa paghugot nitong brake caliper. Bali, slide mo na lang ito ng bahagya at ayun na nga, tanggal na. Tuluyan na natin tanggalin yung niluwagan natin kanina at kusa nang lalabas ang mga brake pads. Based on my experience, mas preferred ko gamitin itong ganitong klase ng brake pad. Mas matibay at mas matagal gamitin kumpara dito sa may mga guhit-guhit, dahil pinapasukan ito ng buhamin at maliliit na bato na siyang sisira at gagasgas dun sa ating rotor disc. At kapag ganun na nga ang nangyari, ay mabilis mapudpod at maubos ang mga brake pads natin. Okay? So ang main reason bakit natin tinanggal yung takip dito ay para madaling itulak itong piston brake, nang sa ganon ay madaling mailagay ang brake pad dahil makapalan man ito kapag ka bagong bago. Pagkatapos may pwesto ay ibalik na ulit ang sliding pin at huwag na muna ulit masyadong higpitan. Siguraduhin tama ang pagkaklamp nito sa rotor disc, saka ilagay ang mga tornilyo at pwedeng-pwede na itong higpitan. Alam ko na kayang-kaya nyo din ito sundan dahil napaka-basic lang naman na nito gawin at para makaiwas na rin sa gastusin. So I hope na nakatulong ang video na ito sa inyo, mga master. Huwag kalimutan mag-subscribe para lagi po tayong updated sa susunod nating video. Bye-bye!